Para sa akin ang pagre-reels, hindi para ma-monetize na. Kasi alam mo, sa totoo lang, the more na inaantay mo yung pagkakataon na yon, parang hindi talaga ipagkakaloob sa'yo. Mind you, ang dami ko na talagang napanood na mga taong tumigil na sa pagre-reels dahil parang sa tingin nila ay nag-i-invest na lamang sila. Dahil ang vlogging talaga ay nag-i-invest ka. At dahil sa pag-i-invest mo ay umaasa ka, dun po sa puntong yon ay talagang tinalikuran ko na yan. Kaya, dahil ever since, the time na nakita ko po yung aking profile na hindi recommended, I did a lot of appeal. No, sabi ko nga, ang ilong ko ay wasak na sa pag-i-Ingles, ay wala. No? So, pasalamat ka na lang dahil sa araw-araw, no, na nandun ka sa reels, nalilibang ka at nakakakilala ka ng mga kaibigan na hindi mo sukat akalain na meron pa palang totoo, no? Na kagaya mo din ang hangarin na makapagbigay ng saya kahit pa hindi na rin siguro kilalanin pa ni Meta. So, yun lamang po para hindi po tayo, no, nagkakaroon ng kalungkutan, nagiging negatibo po tayo. Ayan, namatay, nagiging negatibo po tayo, ay gawin lamang po natin libangan. So, hindi na para ma-monetize ka, at laking bagay doon para sa akin, hindi kayang pantayan ng monetization ang makahanap ka ng kaibigan sa pagre-reels, no? At kasalukuyang kong binubuo ang aking article, chapter 3. Kung hindi nyo po nasubaybayan ang chapter 1 at chapter 2 ng aking mga panulat, ito po ay nagre-reflect sa katotohanan na ang pagre-release po ay talagang hindi po basta-basta. At mali po yung inaakala at paniniwala ng iba na dito po ay may pera. Wala po, mag-i-invest ka. Siguro langit na lang talaga ang makakapagbigay ng biyaya kung talagang nakalaan para sa iyo. So, dahil po dyan, ang Sleeping Beauty ni Juan Mimi, yan po ang aking chapter 3. Abangan!